Magandang araw at welcome muli sa ating channel. May bago na naman tayong mga video sa ating subject na technical drawing para sa ikalawang markahan. Ipagpamahinin ninyo at medyo nahuli ang ating pag-upload ng mga video. Pero kahit ganun pa man ay patuloy nyo pa rin ginagawa ang mga activities na inihanda natin sa inyong module. So bago ang lahat, ito muna ang ating intro. Bago tayo magpatuloy sa sunod na drawing, ay magbalik-tanaw muna tayo sa mga ginawa natin nung unang markahan. Sa unang markahan ay inaral natin ang kahulugan at layunin ng technical drawing. Inalam din natin kung ano ang mga alituntunin kapag gagawa ng drawing. Pinakita din natin ang mga kagamitan na ginagamit natin at kung paano magsimula sa pagdodrawing. Inaral din natin ang pagbabasa at paggawa ng linya gamit ang ruler. At may ginawa tayong 10 exercises at 5 plates. Kung papansinin natin, sa unang markahan ay nakafocus tayo sa mga basic skills sa paggawa ng drawing. Sa ikalawang markahan ay nakafocus naman tayo sa paggawa ng line constructions at geometrical figures gaya ng circles, triangle, squares, at mga solid objects gaya ng cube, cone, cylinder, at sphere. Aalamin din natin kung paano magbasa ng isang angle gamit ang protractor. Sa markahang ito, mayroon din tayong 10 exercises at 5 plates na gagawin. So, kapag handa ka na, halina't sabayan niyo ako sa paggawa ng ating plate number 6. Kunin ninyo ang inyong drawing materials at maghanda na sa pag-drawing. Step number 1. Sa isang long bond paper, gagawa muna tayo ng border line. Ang border line natin ay may sukat na 2.5 cm para sa left side at 1.5 cm para naman sa iba pang sides. Ang una kong ginagawa ay nagme-measure muna ako sa magkabilang dulo para may paglapatan ako ng aking ruler. Ito ay para maging maayos ang gagawin kong linya. Naglalagay lang ako ng maliit at manipis na palatandaan na dapat hindi halata at madali lang burahin. Gagamit din tayo ng hard lines or 2 hanggang sa 3 strokes sa paggawa ng ating border line. Kung maaalala ninyo, meron tayong 3 klaseng linya, ang soft line, medium line at hard line. Soft line. Tinatawag din itong guidelines or construction lines. Ito ay ginagamitan ng half stroke. Ang linyang ito ay dapat manipis at madali lang burahin na hindi mag-iiwan ng marka sa ating papel. Medium lines. Or tinatawag nating solid lines. Ito yung ginagamit natin sa mga linya sa ating mga ginagawang projects. Ito ay single stroke lamang. Hard lines. Ito ay ginagamit para maging makapal ang isang linya. Ginagamitan ito ng double or triple stroke. At kadalasan, ginagamit ito sa paggawa ng ating border line. Kapag nagawa na ang border line, mag-measure ng 2 1 cm line galing sa ibaba at linyahan din ito gamit ng hard lines.
Sunod ay lagyan naman ng vertical line galing sa left side ng papel na may sukat na 8 cm at tatlong tig sa 7 cm. Ito yung magsisilbing nameplate ng ating papel. Step number 2. Sa loob ng borderline, magme-measure tayo ng 3/4 inch sa lahat ng gilid. Ang technique ko dito ay ginagawan ko muna ng soft lines para alam ko mamaya kung saan lang ako maglilinya. Soft line lang muna para madaling burahin. Pero kung kaya nyo nang diretsuhin ang paglilinya ay wala namang problema. Siguraduhin nyo lang na tama ang pagkaka-measure para hindi kayong magkamali. Step number 3. Gaya ng ginawa natin sa step 2, ay magme-measure na naman tayo ng 1/2 inch sa lahat ng gilid. Hanggang makumpleto na natin ang 5 box. Step number 4. Balikan ulit ang mga nagawang soft lines at lapatan ito ng medium lines or one stroke. Step 5. Burahin ang sobrang soft lines. Mas mainam kung manipis paggagawa ang soft lines para madali lang talagang burahin. Sana ay ma-master ninyo ang ganitong technique kasi napakalaga nito para sa iba pa nating plates. Pagkatapos ay lagyan ng soft lines na may sukat na ayon sa nakikita ninyo sa screen. Ito ay magsisilbing guidelines para sa ating mga letters. Step number 6. Kapag okay ka na sa inyong output, ay kukumpletohin na natin ang nameplate.
Sa unang box ay ilagay ang name ng school. Sa ibaba naman ay ang subject natin na technical drawing. Sa sunod na box ay ang inyong buong pangalan. At sa ibaba ay ang inyong grade level at section. Sa sunod na box ay ang plate number. So ito ay plate number 6. Tapos yung plate title niya sa ibaba. So ito ay line exercise 1. Sunod ay ang pangalan ng inyong TD teacher at ang kanyang designation. Ayan! At tapos na ang inyong plate number 6. Nahirapan pa kayo sa paggawa? Tandaan lang, hindi mahirap mag-drawing. Magsanay lang para gumaling. Abangan pa ninyo ang iba pa nating video. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at pindutin na rin ang subscribe button at notification bell para maging updated sa iba pa nating video. Paalam!